Magandang araw po mga master. Welcome sa ating YouTube channel. So, kumusta po kayo mga master? Bali po, ang gagawin po natin ngayon mga master ay magkakabit po tayo ng ating service entrance. Yung linya natin na service line papunta dito sa ating service entrance ngayon. So, papakita ko sa inyo kung saan natin ikakabit yung ating service line ngayon. Bago po tayo magsimula master, sana huwag nyo kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin at i-hit yung notification bell para updated kayo sa next upload natin mga master. So tara po. So bali po mga master, ito po yung ating service entrance, yung wire natin na 22mm. Ito yung service entrance natin dito sa bahay na to. So binubutasan na natin yung kanyang dito para mailusot natin yung ating PVC pipe, yung paglalagyan natin ng ating wire. So bali ngayon yung wire natin ngayon ay kakabit yung ayan, yung service drop wire na yan, yung ikakabit natin dito sa ating service entrance ngayon. So huhugutin natin yung wire na yan papunta dito sa ating ginagawang service entrance ngayon. So bali po, ipiprepare muna natin yung ating service entrance ngayon dito. Ilalagay natin yung wire natin sa ating PVC ngayon. So ayan yung PVC natin. So ilalagay natin siya dito yung ating service entrance ngayon. So ito po yung ating PVC pipe na uno. So ito yung ating ilalagay dito kasi yung pipe natin is number 1 yung sukat ng ating PVC pipe na ginamit dyan kasi 22mm yung wire natin na pinapasok natin na yung service entrance natin. So magsimula po tayo mga master. So ikakabit natin yung PVC pipe natin. Ilalagay na natin yung ating PVC pipe ngayon mga master dito sa ating wire ngayon. So ilulusot muna natin siya dito. So ilalagay na po natin yung ating service entrance ngayon mga master, yung uno na service entrance. So since wala tayong connector dito, so initin natin siya para may pasok natin yung thread natin dito.
secondary rack natin para ma-anchor natin yung linya natin dito. So ilalagay natin siya dito banda mga master para yung wire natin ay ma-anchor natin siya dito. So at saka makapag-tapping tayo dito sa ating service entrance ngayon. So ilagay na natin yung ating secondary rack dito mga master. So secondary rack na single na may insulator. So bubutasan natin siya dito. So wala tayong anong ilagay dito. So mag igagapos na lang natin yung secondary rack natin dito sa kasi yung likuran naman nito ay bakal. So bubutasan natin yung dito para mailusot natin yung alambre natin at saka mailagay natin yung ating secondary rack. Insulator ngayon. So ito yung insulator natin. So lalagay na natin siya sa secondary rack natin na ini-install ngayon. So ayan. Yung pin niya. So pasok natin siya dito sa butas niya. Prepare na po yung ating service entrance ngayon mga master. So yun naman yung ating service line natin ngayon, yung service trap wire natin. So i-anchor na natin siya dito ngayon. Ngayon mga master, ito na yung ating service line natin, yung service trap wire natin galing doon sa service provider natin, yung poste niya. So galing siya doon sa poste. So ito yung temporary ng may-ari. So yun yung ating puputulin at ikakabit dun sa ginawa nating service entrance ngayon. So ngayon hahanapin muna natin yung kanyang live dito, yung kasi yung linya natin dito is line to neutral. So yung live natin is 220 volts at saka 0 volts yung neutral na. So, kaya hahanapin natin yung live natin dito kasi yung wire natin is puro naka-insulated. So yung tawag dito ay ECSR wire yung ginagamit namin dito. So insulated lahat yung wire niya. So hahanapin natin yung live natin dito. So gamit yung ating voltage detector. So kagandahan nito mga master, ididikit mo lang siya sa wire natin at malalaman natin kung anong live ba yung wire natin o hindi. So ititest natin. So ito yung wire natin, ititest natin siya. So ayan, pag umiilaw yan at saka nag rapid blink yung red natin, ibig sabihin ito yung live natin. So ayan, hindi umiilaw, so ibig sabihin ito yung neutral nya. So dito naman tayo. So ayan,
umiilaw yung voltage detector natin at saka nag-red. So ibig sabihin ito yung live natin mga master. So ayan, ito yung live natin ngayon sa at saka ito yung neutral natin. So ayan, ito yung puputulo natin at saka lalagyan natin ng tip yung dulo niya kasi maka live tapping tayo ngayon mga master kasi malayo yung poste nito saka yung metro niya as andun sa poste. So puputuli natin siya dito at saka lalagyan natin ng marking na ibig sabihin ito yung live natin mga master. Ayun mga master, ito na yung wire natin na galing sa poste. So ito yung neutral natin, yung neutral natin ay yung inilagay natin dito sa ating secondary rack na single. So ito yung ina-anchor natin na wire. So yung neutral natin. So ayan. So i-splice na natin siya dito sa ating service entrance ngayon yung 22mm na wire natin. So ayan. Saka ito yung ating live ngayon. So medyo mahaba yung wire natin. So puputulin na lang natin yung splice natin dito. Kasi aabot naman yung wire natin. Ito yung neutral natin. So babalatan muna natin yung neutral natin yun. Yung galing sa circuit breaker natin. Service entrance natin. So ito po ay 22mm na service entrance. Yung breaker natin dito mga master ay 60 amperes lang. So kaya nilakyan natin yung service entrance natin if in case na itataas niya yung main breaker niya ng 100. So compatible pa rin yung ating match pa rin yung ating wire natin dito. Babalatan din natin yung neutral natin ngayon. Tapos so dalawa tong wire natin na nilagay na ito mga master. So ngayon i-splice natin yung so ito na po yung splice natin sa ating neutral mga master. Ayan. So ngayon naman ito yung live natin. Ito naman yung ating i-splice ngayon mga master. Pero bago natin i-splice yung live natin, kailangan i-off muna natin yung breaker natin doon sa baba. Ito po yung breaker natin dito mga master, yung main breaker natin na 60 amperes yung master. So ayan, nakikita nyo 60 amperes. So naka-off naman siya. So okay na ikakabit natin yung live natin doon sa itaas. So ngayon mga master, ikakabit na natin yung live natin. So yung splice na yan, puputulin na lang natin kasi mahaba na yung wire niya. So aabot naman yung wire natin ng isa-isa. So puputulin na lang natin yung splice natin dyan.
Siyempre po, unahin natin puktulin yung galing dun sa puste. So, ito yung wire natin galing sa puste. Kasi live na to siya mga master. So, puputulin natin siya dito. Ayan. So, ayan. So lalagyan natin siya ng electrical tape yung dulo niya para ano talaga safety tayo sa pag ano ng wire niya. So yan. So kukunin natin yung wire natin na hindi na magamit. Ayan. So hihilahin na natin yung wire natin. So ayan, ito na yung wire natin na. So ayan po yung live natin ngayon. So ayan. So siyempre ito yung live natin mga master. Yung papunta sa ating breaker. So lalagyan na natin ng electrical tape para marking natin dito. Ayan. So babalatan na natin yung tichichi natin yun. Yan. So ayan. Nabalatan na natin yung copper wire natin. So hahatiin natin siya na yung wire natin sa kalahati yung wire natin. So ayan. So ngayon naman ito naman yung duplex wire natin o yung isi-isar wire natin na galing sa poste. So kunin natin yung nilagay na tape natin dito. So ngayon live yan mga master ha. So, papakita ko sa inyo kung live ba talaga yan. So, ayan. So, ayan. Ibig sabihin, live yung itatapping natin ngayon. So, ayan. So, ibig sabihin, live yan. So, ngayon, babalatan na natin yung wire natin dito. Medyo mahaba yung live. Balat natin. So ayan mga master. So naka open na yung live natin dito. So kukunin natin yung alambre dito. Ngayon mga master. Yan, ito yung alambre ng wire niya. So puputulin natin para ito yung nagpapatigas sa wire niya. So, puputulin natin siya. Ayan. So ngayon itatapping na natin siya dito sa ating copper wire. So ayan, pagganyan na muna natin. So ayan.
So ayan po. So yun naman natirang kalahati ngayon. Yun yung ating ano sa wire natin. Ganyan. So ipibend na lang natin yung natirang dulo ng ating copper wire. So, ganyan. So, ngayon, babaluti na natin siya ng electrical tape. So, ganyan. So napakainit ngayon mga master. So andito tayo sa itaas ng bubong. So ganyan na naman natin. So ayan po mga master yung splicing natin ngayon. So natapos na rin yung ating service entrance at pagkakabit nito. So ayun po mga master, so doon na natapos yung ating paglalagay ng ating service entrance at kung paano natin ikabit yung ating service line na galing sa poste patungo dito sa ating ginagawang service entrance. So maraming salamat po mga master, sana huwag nyo kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin at i-hit yung notification bell para updated kayo sa next upload natin mga master. At huwag nyo na rin kalimutan i-like yung video natin at mag-comment sa ating video ngayon. So maraming salamat po. God bless.